Ito ay isang kwento ng napamagatang Tarzan and Liga. Noong unang panahon, sila ay nasa kabundukan. Namuhay ng matahimik, masaya. At lahat ng bagay ay nasa kanila. Mapayapa, walang kaguluhan. Ngunit, noong isang araw, dumating ang mga dayuhan. At sila'y sinipol. At dooy nagkagulo ang kanilang pagtitira sa kabundukan. Ito ang istorya ng Tarzan and Liga. Noong unang panahon, nagpasyal si Tarzan sa kabundukan. Doon sa kabundukan, maraming makikitang mga bulaklak, mga prutas. At si Tarzan ay nagpasyal sa isang napakagandang hardin sa kabundukan. At doon ay nakatira si Liga. At sa pagpasyal niya sa isang hardin ay hindi niya inakalang andun pala si Liga na makikita niya. At ngayon na nga, pumunta na nga si Tarzan sa isang hardin. At nakita niya si Liga. At kanya itong niligawan. Liga. Hi. Pwede bang malaman ang pangalan mo? At sumagot si Liga. Pwede. Liga pala. Ang ganda ng pangalan mo. Para akong nakakita ng libu-libong anghel sa langit. At sa ang labi mo ay pulang-pula. At ang mata mo ay kumikislap sa kagandahan ng tanawin. At ang ilong mo ay parang palwa. Ako pala si Tarzan. Napadpad ka dito, Tarzan. Kaya nga, kasi gusto kong magpasyal dahil ako lang ang mag-isa doon sa aking tinitiran. Ganun ba, Tarzan? Ganun na nga, Liga. Wala akong ibang ibibigay sa iyo dito, Tarzan, kundi itong mga magagandang bulaklak lamang. At may mga ano din, Tarzan, yung mga gusto mo ng mga prutas. Prutas? Anong klaseng prutas? Katulad ng lansunis, durian, at iba pa. Okay. Tamang-tama kasi nagugutom na rin ako sa mahabang paglalakbay ko. Okay, Tarzan. Ito, Tarzan. At ganoon na nga. Binigyan na nga ni Liga si Tarzan. At ito pala si Liga ay isang reyna ng hardin. At doon, inalaga nila si Tarzan, binigyan ng mga pagkain. At kahit ano ang gusto ni Tarzan ay binigay ni Liga. At gayon na, umalis si Tarzan sa pagpasyal niya sa hardin. At dumating ang araw, hindi na malaya ni Tarzan na umibig na pala siya kay Liga. Bumalik siya sa isang hardin at hinanap niya si Liga. Liga! 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 Sinigawan niya ito at kanyang hinanap. At sumagot si Liga. Tarzan! 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 At gayon na nga, sobrang saya talaga ni Tarzan nang nakita niya si Liga.
at kanya itong niligawan. Ah, liga. Ah, Tarzan, anong sadya mo dito? Ibang sadya ko dito, liga. Para bang may nararamdaman akong kakaiba. Anong kakaiba? Basta kakaiba, liga. Ano nga yun? Ah, pwede ba akong manligaw sa'yo? Ha? Ha? Gayon na nga, natulala talaga si Liga. Ha, Tarzan? Anligaw ka sa akin? Oo, Liga. Okay. Aliga. Nung una pa lang akong pumunta dito sa isang hardin. Ay sa pag-uwi ko ay marabang tumibok ang puso ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, Liga. Gusto kitang makasama habang buhay dito sa isang kabundukan. At ikaw at ako ang magiging hari, Trina. Ha? Tarzan? At umiyak si Liga. Tarzan! Alam mo, Tarzan, nung una pa rin kitang nakita, napaibig na rin ang puso ko sa'yo. I love you, Tarzan! I love you, Liga. I love you too. At ngayon na nga, sila ay nagpakasal doon sa isang hardin. At inuwi, pagkatapos ng kasal ay inuwi ni Tarzan si Liga sa kanyang kubo sa gitna ng kagubatan. At doon na nga, sa kagubatan, may mga unggoy na gwardya, may mga manok na gigitara, may mga iba't ibang mga hayop na bantay ng kagubatan. At nagkaanak sila, Liga at Tarzan, ng tatlong diwindi at dalawang diwata na babae. Ano na, sayang-saya nila sa kagubatan, naglalaro yung mga anak nila. Ganun. At dumating ang hindi nila inakala na sila na hindi pala palaging payapa, tahimik ang kanilang tinitirahan. Kasi nga, dumating ang araw na dinayo ng mga banyagang dayo ang kabundukan at pinutol ang mga kahoy. Halos walang natira sa mga kahoy at dinumihan ang mga ilog. Ang banyagang dayo, action. Putulin ang lahat ng mga kahoy. Dumihan ang mga ilog. Patayin ang mga hayop. At biglang tumakbo ang isang gorilya kay Tarzan. Tarzan, Tarzan! O bakit? Ah, pinutol, dumating ang mga banyagang tayo. Pinutol ang mga punong kahoy at ang mga bulaklak. Hindi naman yan ang mga ilog. Ha? Sige, tawagin at maggawa tayo ng pulong. At gayon na nga, gumawa si Tarzan at Liga ng mga pulong. At tinipon ang mga alipin at sinabihan, lahat kayo ay maghanda. Dumating ang hindi natin nangakala. Dumating ang mga banyagang dayo at nag-aabuso sa ating kapaligiran. Handa na ba kayong lumaban at pumatay para sa kalayaan ng kabundukan? Wow, 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 wow!
Ngayon na nga. Sinulong nila ang mga banyagan tayo. Isang gabi, habang nagpapahinga ang mga banyagan tayo sa isang kubo nila, ay nagpaplano si Tarzan kung paano ito lulusubin. Paglusob nila Tarzan, ay pinakalat ang kanyang mga alipin. Umuna doon sa pag-atake ang mga baboy. At nalupig ang mga baboy. At sinundan ang mga gorilya. At nalupig ang mga dayo. At sumigaw sila ng sa kanilang pagkapanalo, sumigaw sila ng Ahoo! At sila ay lumakad dahil nausig nila ang mga banyagan dayo at natalo nila ito. At hindi may isang pagsubok na hindi pa rin nila inakala. Habang sila ay naglalakad patungo sa kanilang kubo sa gitna ng kagubatan, ay biglang sumiklab ang malakas na hangin. At napatingin si Tarzan na nakasakay sa kanyang kabayo at kasama ang kanyang asawa. Ha? Ano yun? Magbantay kayo at magmasid. Baka may darating na kalaban. At hindi inakala ni Tarzan na mayroon nga mga kalaban na mga kapre na nasa kahoy. At nilusob nila ito. At inaway sila at inambos sila Tarzan. Hanggang sa malapit na maubos ang kanyang mga alipin, ay tinago niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak sa ilalim ng kuweba. At sinabihan, "Liga, kahit anong mangyari, huwag mong pababayaan ang ating mga anak. Magtiwala ka lang at darating din ang kapayapaan ng ating kabundukan." At niyakap niya itong mahigpit si Liga. Si Liga ay umiyak, "Tarzan, paano na kami? Paano na ang ating mga anak?" "Huwag kang mag-alala, Liga. Ako'y mag-iingat kasama ng ating mga kasama. Lalabanan namin ang mga kaaway na kung sino man ang uusig at sisira ng ating kabundukan." "Tarzan! Tarzan! Tarzan!" At lumabas si Tarzan. Inaway niya ito, ang mga higante at ang mga white lady ay kanyang inaway kasama ng kanyang mga alipin. Yaa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 a
Sinigaw niya ito at sumagot ang kanyang mga lipin. Mabuhay! At natamaan si Tarzan sa kanyang likod. Halos nalupig na sila Tarzan at ang kanyang mga alipin sa pagkikipagdigma. Ngunit hindi pa rin sila nawala ng pag-asa. Lumaban pa rin sila ng lumaban. Hanggang sa nagiging tatlo na lang sila. Tumawag si Tarzan ng reinforce kay Ibon Adarna. Hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay, si Ibon Adarna, at sinabi niya, lumipad ka at pumunta ka kay Mondragon. Sabihin mo may gustong sumira sa kabundukan. At lumipad si Ibon Adarna. Tweet, tweet, tweet. Mga ilang minuto, dumating si Mondragon
at binugahan ang mga kaaway. Binugahan ang apoy. At natalo ang mga kaaway. At mula noon ay wala nang umusig sa kapayapaan ng kabundukan. Nanatili na itong mapayapa, matiwasay, at wala nang sumisira pa sa mga punong kahoy at mga ilog. At isang araw ng pag-uwi nila Tarzan at Liga, sila ay nag-uusap. Alam mo, Liga, sana ganito na lang palagi. Wala nang kaguluhan, halos mapayapa na, at malaya na rin ang ating mga anak sa pakikipaglaro sa gitna ng kabundukan. Sumagot si Liga, "Oo nga, Tarzan. Labis-labis akong nag-alala nung nakikipaglaban ka. Akala ko di ka na makauwi sa amin. Pero maraming salamat dahil bumalik ka at natiling ligtas ang ating kabundukan. Dahil sa pagsakop ng mga banyagang dayo at ang mga kapre at mga white lady." Kaya nga, Liga, tignan mong ating mga anak. Masaya at malaya at may mapayapa silang nakikipaglaro. Kaya nga, Tarzan. At yun na nga, doon natapos ang istorya ni Tarzan and Liga. Na ang kahulugan nun ay kailangan nating mahalin ang kabundukan, ang mga ilog, at ating patuloy na pangalagaan. Maraming salamat po sa mga nanood nito. Don't forget to comment, like, and share para palagi kayong updated sa mga susunod nating mga video. Thank you very much.